Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Tama ba ipagkait mo sa iyong pamilya yung perang pinaghirapan mo? Selfish ba to? Or self-care ito? Hi there, this is Chinkitanyo, pambansang wealth coach. Alam mo, sa buhay po natin bilang isang breadwinner, mahirap na hindi tayo magbigay para sa ating pamilya. Lalo na kapag alam mo na may dahilan at syempre naman kung ikaw ay nagsisikap. Pero syempre naman, kailangan natin maunawaan kung ano ba talaga ang kultura nating mga Pilipino. Hindi natin maikakaila, di ba, na may mga tinatawag na expectation. Lalo na kung ikaw ang breadwinner ng pamilya. Parang bilang kabayaran, sakripisyo ng ating mga magulang na tumulong sa atin nung tayo ay bata, parang nagiging responsibilidad po natin at syempre gusto natin rin magsukli ng kabutihan sa ating mga magulang. Pero, kailangan din po natin balansihin. Kasi minsan, sa sobrang dami pong hinihingi, ang nangyayari po niyan, nauubos po tayo at walang natitira po sa ating sarili. Kaya kailangan natin maintindihan yung tinatawag na financial self-care is not selfishness. Kasi sinisigurado po natin na tayo po ay magiging mentally and emotionally and financially healthy para matulungan pa natin ang mga tinutulungan po natin. Kung ibibigay po natin lahat ng pera sa ating pamilya, eh paano na po ang future nyo? Siyempre, kailangan mahalaga na maglaan din tayo ng pera para sa ating personal needs, savings, investment. Bakit? Kapag tayo naman po ay financially secure, mas malaki ang maitutulong natin sa mga taong umaasa po sa atin. Tama? Pangalawa, kailangan din tayo mag-set ng tinatawag na healthy boundaries. Lalo na kung pera at pamilya ang pinag-uusapan, napaka-tricky po nito. Kailangan malaman natin kung hanggang saan lang ang ating obligasyon. Mag-set tayo ng budget para sa ating pamilya para siguraduhin natin na may natitira po sa atin at nakakatulong din tayo sa iba. Ang pangatlo po ay siyempre naman napakahalaga na kayo ay mag-usap bilang isang pamilya. Mahalaga na turuan po natin ang pamilya natin magiging, ika nga, understanding and supportive. No? Sana kailangan po na maging independent din po sila, na marunong din silang tumayo sa sariling nilang mga paa. Ang ibig sabihin po na dapat hindi lang ikaw ang kumikita, dapat magtulungan ang buong pamilya para makaahon sa kahirapan. Kaya mo ba ipagkait ang pera mo sa pamilya? Ang sagot po ay hindi. Diba? Hindi. Siyempre naman kailangan magtulungan. Pero ang mahalaga ay dapat balanse. Responsibilidad natin na tumulong at siyempre responsibilidad din nila na kailangan matuto silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Inaabangan na ang pagbabalik sa Pilipinas matapos maaresto sa Indonesia kaninang madaling araw. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Enteng, kumpirmasyon ng La Nina phenomenon sa bansa, posibleng mangyari na raw anumang oras ayon sa PAGASA. Mas unusual yung pag-init ng karagatan na malapit sa atin. Mas marami tayong ulan sa ngayon. Humalig Quezon, niyanig ng magkakambal na lindol na magkaiba raw ang sanhi o trigger. Ang pagyanig naramdaman hanggang dito sa Metro Manila. Teacher sa Cebu City inireklamo matapos mangagat ng estudyante ang dahilan ng gigil daw sa nakitang abs at ayaw magpahalik. At MTRCB, may naisip na raw na solusyon para mas mahigpitan ang malalaswang palabas sa online streaming platforms. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz singahan! Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Ulihali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahuli na sa Indonesia kaninang madaling araw si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Department of Justice, mag-aalas 12 ng hating gabi kanina nang malambat ng Indonesian police ang dating alkalde sa Tangarang City sa Jakarta. Wala pang detalye kung paano siya nahuli. Pero sa panayam kay NBI Director Jaime Santiago sa Radio 5 kanina, sinabi nitong inaasikaso na ang pagpapauwi kay Guo sa lalong madaling panahon. Kapag nakabalik na sa bansa, idediretso siya sa Bureau of Immigration saka dadalhin sa NBI bago i-turn over sa Senado kung saan meron siyang nakabinbin na arrest order. We are now closely coordinating with the Indonesian authorities for the immediate na maibalik dito sa atin si Mayor Alice Guo. Sana today or tomorrow, pero asap gagawin namin lahat. Bago na huli, humirit pa ang kampo ng dating alkalde sa Manila Regional Trial Court na ibasura ang quo warranto petition na isinampa sa kanya ng Office of the Solicitor General. Pero ayon sa abogado ni Guo, pabor ang pag-aresto sa kanya. Mas mahaharap na kasi nila ng maayos ang mga kaso sa korte. With this development, we can now face the legal battles, no, without any fear na ma-default tayo because of her non-appearance, di ba? Actually, this is good for her. She just doesn't realize it right now. Bansa ang bagyong Enteng kaninang madaling araw at nag-iwan ito ng 15 patay base sa pinakahuling report na nakarating sa NDRRMC. Kasabay niyan, sinagot ng PAGASA ang mga akusasyong nahuli na naman sila ng abiso tungkol sa epekto ng bagyong Enteng. Magbabalita si Hannibal Talete. Isa-isang hinila para may aho ng mga bakang nalunod at namatay sa barangay Salay ang Adanan ni Isabela. Mahigit 40 baka raw ang inanod ng umapong ilog sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. Biglaan daw ang pagtaas ng tubig, kaya hindi na nila nasagip ang mga ito. Umapaw rin ang ilog Cagayan, kaya hindi rin madaanan ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge. Kaya mga otoridad sa Tuguegarao City, nagbabantay rin kung tataas muli ang tubig sa ilog Pinakanawan at Cagayan River. Arestado na muli ang dalawang presong ito na tumakas sa custodial facility ng Taytay City Police Station. Sinamantala raw ng 3 inmates ang malakas na ulan para baklasin ang yero sa isang bahagi ng kulungan. May kasabot pa raw silang preso na naging lookout. Pinabayaan niyang pumunta doon sa pinakakusina nila yung tatlo at doon nga tumakas. Patuloy pang pinaghahanap ang isa pang pugante na si Danny Cansino. Magbibigay rin daw ng pabuya ang PNP sa sinumang makapagtuturo sa pinagtataguan ng suspect. Na-relieve na ang mga pulis na naka-duty sa kulungan noong nangyaring pagtakas. Tambak na basura ang naiwan sa kalsada sa barangay Hulo, Pinilia, Rizal matapos silang salantahin ng matinding pagbaha. Problema pa ang putik na naiwan kaya pahirapan ang paglilinis ng mga residente. Ayon naman sa NDRRMC, umabot na sa 15 ang patay sa pananalasa ng bagyong Enteng. Pinakamarami sa Rizal na umabot ng 8. May 22 namang patuloy na hinahanap sa Camarines Norte at Samar. Sumagot naman ang PAGASA sa patutsada online ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na natutulog umano sa trabaho ang PAGASA kaya nagkulang sa pagmonitor sa bagyo. Dahil daw dito, kaya marami na nganib ang buhay dahil pag-ulan sa Bicol Region. Kami po ay hindi natutulog, at gusto po naming ipaalam ang impormasyon, of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maapektuhan ng pagbaha, ng bagyo at ng anumang kalamidad. Paglilinaw pa ng ahensya, hindi imposible na maging isang bagyo ang LPA kahit malapit na ito sa kalupaan. So may mga cases na nangyayari na in less than 24 hours ay nabubo mula sa isang low pressure itong mga bagyo. That is why we keep on monitoring at nag-issue tayo ng weather advisories. At ito nga, 24/7 yung operation natin para makapag-provide po tayo ng appropriate bulletins. Nakipag-ugnayan din daw ang PAGASA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bago pa man ito maging ganap na bagyo.
Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Kasabay naman ang mga pag-ulan kanina, magkakambal na lindol ang tumama sa Quezon Province. 7:16 ng umaga, unang naitala ang magnitude 5.3 na lindol sa isla ng Humalig. Makalipas lang ang higit kalahating oras, sinundan pa ito ng magnitude 4.9 na pagyanig bago mag-alas 8 ng umaga. Paglilinaw ng FIVOX, hindi aftershock ang pangalawang lindol. Doble daw ang tawag dito, o doublet ang tawag dito, kung saan dalawang magkasing lakas na lindol ang nangyayari sa iisa o magkalapit na lugar. Pero magkaiba ang trigger o sanhi. Sa ngayon, wala pa namang nauulat na pinsala. At para bigyan tayo ng iba pang detalye sa doublet quake, magkakausap natin FIVOX Director Teresito Katoto Bakulkol. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Yes, ma'am. Good afternoon. Magandang tanghali din po sa inyo. Director, paano po ba natukoy na isa ring lindol at hindi aftershock po yung naunang magnitude 5.3 na lindol ang magnitude 4.9 na tumama sa Humalig, Quezon? Okay, so ang magnitude 4.9 event kanina ay hindi po ito aftershock ng magnitude 5.3 event. Ang mga aftershocks po kasi ay karaniwang 1 degree na mas mababa kaysa main shock. Kaya para sa magnitude 5.3, inaasahan natin na ang maximum aftershock would be around magnitude 4.3, at most magnitude 4.5. Kaya ang 4.9 event ay medyo mataas para maituring natin na aftershock. So ang dalawang magkaibang event na ito ay isang doublet. Bakit po nangyayari ang doublet quake? Maituturing ho bang mas delikado ito, Director? Again, kapag sinasabi nating doublet, ito ay dalawang lindol na halos magkasing laki. At nangyari po ito sa halos parehong lugar. Nangyari po ito if the faults are complex, causing stress to produce earthquakes in succession. Now, kung delikado ba ang doublet, depende pa rin po ito sa magnitude at lalim. Kanina, ang magnitude ay nasa 5.3 lamang na itinuturing natin na isang moderate na lindol. Habang 4.9 event naman ang itinuturing natin na isang light earthquake. Kaya kung pagbabasihan po natin ang magnitudes ng dalawang events na ito, masabi po natin hindi po ito nakakapinsala at hindi po rin ito delikado. Sa ngayon po, patuloy pa rin po ba yung naitatala ninyong aftershocks sa Humalig? Yes po, patuloy pa rin ang mga naitatala natin mga aftershocks as of 11 a.m. kanina. Nakapagtala na po tayo ng 12 aftershocks at ang pinakamataas po dito ay magnitude 3.2. Panghuli na lamang po, paalala sa mga kapatid natin kasunod po nga nitong doublet quake. Okay, so paalala po natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naninirahan sa mga baybayin, na dapat ay alam nila ang mga natural na palatandaan ng isang paparating na lokal na tsunami. So kung makaramdam sila ng malakas na pagyanig na halos hindi na sila makatayo o mapapansin nila na may biglang pagbaba ng level ng dagat o di kaya makarinig ng rumbling sounds na mula sa dagat, kahit isa lamang dito ang kanilang ma-observe or mapansin, lumikas agad sa isang mataas na lugar just in case may paparating na tsunami. Marami pong salamat sa inyong oras. FIVOX Director Teresito Katoto Bakulkol. Umiinit daw ang temperatura sa dagat malapit sa Pilipinas, kaya naman mas malalakas na ulan ang nararanasan natin. Sabi pa ng mga eksperto, indikasyon ito na malapit na ang La Niña. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Apat na araw mula noong Linggo, nakalabas na rin sa wakas ng Philippine Area of Responsibility ang mata ng bagyong Enteng. Mga probinsya ng Silangang Luzon at Visayas ang pinakabinayo ng malalakas na hangin at matitinding buhos ng ulan sa pag-iral ng bagyo sa bansa. Pero hindi pa man nakakabangon ang karamihan sa pinsalang iniwan ni Enteng, sabi ng PAGASA, maghanda ulit sa susunod na linggo. Meron kasing binabantay ang cloud cluster na mataas daw ang posibilidad na maging sama ng panahon base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Climatology Division ng PAGASA. And then nakikita natin dito sa susunod yung covering September 9 to 15. So may nakikita tayong tinatawag na TCLB3
So forecasted to develop over the eastern portion ng PAGASA monitoring domain, ito yung may high likelihood of tropical cyclone formation and is projected to enter the PAR during the period. Paliwanag ng PAGASA, ang malakas na epekto ngayon ng ulan at nagbabadyang sama ng panahon ay dahil daw sa hindi normal na pag-init ng karagatan malapit sa Pilipinas na maikokonekta sa La Nina phenomenon. Kapag meron kasing La Nina, mainit ang dagat sa Pilipinas at malamig naman ang tubig sa karagatang Pasipiko o Central Equatorial Pacific. At dahil mas mainit ang dagat sa bansa, mas mataas ang moisture content, kaya mas nakakahatak ito ng tubig na iniipon ng bagyo. Kung tutuusin, masasabi raw na ito na ang hudyat na malapit na ang La Nina, ang panahon kung saan sobra-sobra ang buhos ng ulan. So mas unusual yung pag-init ng karagatan na malapit sa atin. Kaya hindi pa man siya full-blown or ganap na La Nina, yung SST na mainit na malapit sa atin, ito yung malaki ang contribution kung bakit nagiging mas marami tayong ulan sa ngayon. Dagdag pa ng PAGASA, bagaman bumaba pa ang tsansa na magsisimula ang La Nina ngayong Setyembre, tataas naman ang posibilidad na magsisimula na ito sa susunod na buwan. So sa ngayon, nakita natin, although bumaba yung probability of having La Nina for September, October, November, pero more than 70% for October, November, December. Sa ngayon, kahit wala ng direktang epekto sa bansa ang bagyong Enteng, asahan pa rin daw ang pabugso-bugsong ulan dulot ng pinalakas na habagat hanggang Huwebes at Biyernes, lalo na sa Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na umantabay sa panahon ng sakuna para maging handa at ligtas, lalo na sa panahong mas tumitindi pa ang epekto ng pagbabago ng panahon. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Huwag pa rin daw ilabas ang sinampay, mga kapatid, dahil magiging maulan pa rin sa Luzon. Pag-usapan natin yan kasama si PAGASA weather forecaster Veronica Torres. Veronica, linawin lang natin, may epekto pa ba itong bagyong Enteng sa bansa? At kasi magtataka yung marami, bakit maulan pa rin? Apo, so kung sa epekto naman ng mga pag-ulan, ito naman ay nagdadala pa rin naman ng mga paulan, pero mga moderate to heavy rains dito sa may bandang sa ilang parte ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So doon yung pwedeng 50 to 100 millimeters of rain dahil nga dito kay Enteng. Pero sa ibang parte naman ng ating bansa, like sa may dito sa may other parts ng western, ilang parte ng western part ng Luzon area, yung mga paulan naman ay dahil sa habagat o southwest monsoon enhanced by Enteng. Ano-anong mga lugar ang uulanin pa rin o patuloy na makakaranas nga ng pag-ulan sa buong araw? At pakipaliwanag lang din ulit, Veronica, kung ano yung yellow, orange, and red rainfall warning. Okay po. So, kapag yung mga paulan, start natin sa mga paulan. So, for today, yung mga paulan na dala ni Enteng dito, mostly sa may Car, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So doon yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan. And then heavy rains nga, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Then monsoon rains caused by southwest monsoon sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman dahil pa rin sa southwest monsoon sa may Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at malalabing bahagi ng Central Luzon. Sa Quezon, Marinduque at Romblon, cloudy skies, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog naman caused by southwest monsoon. And the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ma-localized thunderstorms. Mm-hmm. So, meron nga po tayong mga iba't ibang color-coded na heavy rainfall warning. So, meron tayong red, orange at yellow. So, currently may orange warning tayo sa Zambales at Bataan. Yellow warning naman sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Rizal at ilang parte ng Laguna. So kapag naka-yellow warning tayo, ito yung pinakamababa, yung flooding ay posible sa mga flood-prone areas. Kapag orange warning naman, threatening na yung mga pagbaha at kapag red warning, ito ay dapat alerto na tayo sa mga posibleng kung mapapa-evacuate na po tayo. So ito yung pinakamataas na level, yung red po. Mm-hmm.
hanggang kailan natin mararanasan yung ganitong panahon? Apo. So kung dito sa may Metro Manila ay ngayon and then tomorrow, posible occasional rains. And then pagdating ng Friday, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat-pagkulog, inaasahan natin. Although maulan ng Friday, hindi naman katulad sa nangyari nung Monday. At over the weekend ay improving weather. So halos ganun sa malaking bahagi ng ating bansa. Although sa may Ilocos Region, kahit weekend, posible pa nga rin na maging maulan. Veronica, kamusta? Ano ang update doon sa binabantayan nating posibleng isang mamuo na isang sama ng panahon na naman dito sa may bahagi ng Pacific Ocean? Apo. So, sa ngayon, wala, kung low pressure area man or bagyo, inside or near the Philippine Area of Responsibility, wala naman. So, may mga, although may mga cloud cluster sa paligid natin, usual naman talaga may mga cloud cluster, pero kung nakikita na natin, kasi ngayon wala pa namang LPA eh, pero nakikita kasi natin sa ating produkto na Tropical Cyclone Threat Potential na posible nga may medium for this week, medium, low to medium chance na maging magkaroon ng tropical cyclone. And then, kaya ang ginagawa po natin ay closely monitoring tayo habang wala pa naman yung mga nakikita nating low pressure area or bagyo. Kasi kung hindi pa siya mag-develop into low pressure area, so hindi pa din natin masasabi yung kung ano pa ba, ano ba yung magiging movement niya hanggat hindi pa siya nabubuo. Pero pag once na nabuo ito, mas nagiging nakakita tayo na kung paano ba ito posibleng kumilos at kung ano yung mga areas na posible nitong tahakin. Pero right now, closely monitoring tayo sa mga posibleng mangyari. Pero dahil nga sa La Nina, 'di ba, Veronica, ay mas mainit yung temperatura natin sa may bahagi ng Pacific Ocean. So, isa ito sa factor na tumataas yung chance na mag-develop ang isang sama ng panahon. Opo, kapag nasa may La Nina season na tayo, mas nagiging malapit nga yung area kung saan usually na perform yung mga bagyo. So, ang nagiging tendency sa atin ay nagiging mas marami yung bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility. However, hindi naman siya nagiging ganun kalakas. Unlike kapag El Nino, mas konti pero mas nakakapinsala yung mga bagyo. Ayun po yung mga possibility nilang dalawa. Mm-hmm. At masasabi ba natin na sometime this month, this September or pagpasok ng October, at saka natin masasabi na talagang mararamdaman natin yung epekto po ng La Nina? Okay, so ngayong September, October, November, so doon, ayun yung mga months na posible nga po, base sa assessment na ating mga climatologists, ayun po yung mga posibleng months na kung saan posibleng maranasan nga po natin yung La Nina. At ngayong September, inaasahan ang ilang sama ng panahon usually nabubuo? Ngayong September, isa or dalawa, or I'm sorry, two or three, yung posible. Pero naka-isa na tayong bagyo, so posible pa yung isa hanggang dalawa. Mm-hmm. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres. Namahagi na ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nasalanta ng bagyong Enteng sa ilang lugar, sa Rizal, Bicol, maging dito sa Metro Manila. Magbabalita, Simon Gualvez. Mainit na aros kaldo. Ito ang hatid ng Alagang Kapatid Foundation Hot Meals on Wheels ng sadyain ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City noong Lunes. Magmula kasi noong weekend, nagpaulan ng bagyong Enteng sa lugar. Lumikas na agad ang mga residenteng nasa mga babang lugar. Basta't umulan kasi, panikuradong babahain sila. Kaya sa evacuation center dito sa Bagong Silangan Elementary School na namin, inabot ang kanilang mainit na pagkain. Pinilahan naman ng ating unting payuda. Mapabata o matanda, nakatanggap ng panglamantiyan at pampainit sa malamig na panahon. Sa kabuuan, 500 ang nabusog doon ng ating Hot Meals on Wheels. Meron din tayong volunteer sa namahagi ng Hot Meals sa mga binhang barangay sa bayan ng Libon, Albay. Ang malaking kaldero ng aros kaldo, isinakay sa truck na siyang nagbahay-bahay. Malaki ang pasasalamat ng nasa 500 residenteng naabutan natin ng tulong. Lalo na't kahit papano ay may makakain silang mainit matapos silang malubog sa lagpas taong baha. Kahapon naman, nagpatuloy ang pumamahagi natin ng mainit na aros kaldo sa mga binahan nating kapatid sa Pililla, Rizal. Namigay din sila ng dengue test kits lalo't patuloy pa rin sa paglilinis sa mga nabaha.
patuloy po tayong namamahagi ng tulong mga kapatid. Sa mga gustong makiisa, pwede po ipaabot sa alagang kapatid ng inyong donasyon. Naka-flash sa screen ang account numbers ng alagang kapatid sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede ring scan ang QR code. Sama-sama tayo sa pagtulong, mga kapatid. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sa iba pang balita, sinita ng mga kongresista ang Department of Education sa mga reklamo sa programa ng ahensya noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim. Kabilang dyan ang feeding program at mga hindi naitayong silid-aralan na pinondohan ng bilyong-bilyong piso. Magbabalita si Marian Enriquez. Inaamag at bulok na Nutribon. Ito ang reklamong natanggap ni House Committee on Welfare of Children Chairman at BHW Partides Representative Angelica Natasha Co. tungkol sa school-based feeding program ng Department of Education. Kaya sa pagdinig sa proposed budget ng DepEd, sinita sila ng kongresista. May pest or insekto sa loob po ng mga Nutribons natin. Meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver. Mga questionableng manufacturing at expiration dates. Ang budget pa naman dito noong 2023, umabot ng 5.69 billion pesos. Imagine 10 in 17 regions. So, malaki, no? Buns, tsaka milk. So, kailangan maimbestigahan yan. Ayon naman sa DepEd, nakasaad sa kontrata na papalitan ng supplier ang mga nasirang pagkain nang walang dagdag bayad mula sa ahensya. Inaalam na rin kung paano mapapanagot ang nagpabaya. Pagka paulit-ulit na pumapalpak, pwedeng i-blacklist ho yung supplier na yon. Yun ay isa sa mga nakikita ko. At siguro maglagay ng damages provision din po sa kontrata para medyo matakot ang mga ito. Pag-aaralan din daw ng ahensya ang suhestyon na magkaroon ng alternatibo sa gatas para maiwasan ang pagkapanis. Naungkat din sa hearing ang higit 23.4 billion peso budget para sa basic education facilities noong 2023 sa ilalim ni dating DepEd Secretary Sara Duterte. Base kasi sa report ng Commission on Audit, 192 classrooms lang ang naitayo mula sa target na higit 6,000, habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa, gayong 7,550 ang target makumpleto. Isiniwalat naman ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na pinigilan pala noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng COA ng kanilang report sa House Appropriations Committee. They are opposing compliance to the subpoena, and the only reasonable conclusion to that is ayaw nila ipalabas kung anuman ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. Wala pang tugon ang kampo ni VP Sara kaugnay ng COA report sa DepEd dahil wala pa raw silang kopya nito. National and local elections, unang Bangsamoro parliamentary election at barangay at SK elections. Lahat ng yan nakatakdang gawin sa 2025. Kaya ang COMELEC humihiling ng 49 billion pesos na pondo. Pero ang inaprubahan ng Department of Budget and Management, 35 billion pesos lang. Dahil dyan, umaaray ang COMELEC. Napakalaking bagay po yung nawala sa amin na 3 billion para sa national and local elections sapagkat kasama po doon, Your Honors, ang training ng ating pong mga mahigit 300,000 na guro na gagamitin sa ating darating na halala ng 2025. Dahil dyan, mananatili ang 2,000 pesos na aumento sa allowance ng mga guro sa national at local elections. Pero pagdating ng BKSE, wala na raw ito. Maging mga presinto at makinang gagamitin, mababawasan rin daw. Kaya bago matapos ang budget hearing ng Kamara, ilang kongresista na rin ang nakiusap sa mga kasama na huwag tapyasan ng budget, ang COMELEC. To restore the 14,277,926,000 to the budget that you have originally and initially requested from DBM, Mr. Chair. That's a manifestation. I will convert that into a formal motion at the proper time, Mr. Chairman. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Dalawang lalaking estudyante ang nagreklamo matapos kagatin ng kanilang guro sa Cebu. Yan ay at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Pangunto, Cheryl, isang lalaking guro
o ang inakusahan ng agat. So dalawang estudyante nito sa Don Vicente Raman Memorial National High School dito sa Cebu City. Nagkaharap kahapon ang mga estudyante, ang magulang at mga turo sa opisina ng barangay at doon isinilaysay ang nangyari. Ayon sa magulang ng mga bata, parang nangigigil ang guro sa kanyang nakitang abs kung kaya kinagat ang likuran ng estudyante. Ang isang estudyante naman ay kinagat sa braso dahil hindi raw pumayag na halikan ng guro. Pagkatapos ng pagpupulong sa barangay kahapon, gusto ng kasuhan ng mga magulang ang guro dahil hindi raw taos puso ang paghingi nito ng sorry sa kanila. Pagalaman naman namang dati pa raw palang nagre-reklamo laban sa nasabing guro. Gumagawa na sila ng incident report para maimbestigahan sa DepEd Cebu City Division. Ang mga magulang naman, sumbong na raw sa pulis ang teacher. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, nireklamo ng mga residente ng Bukiring Barangay Binaliw sa Cebu City ang mabahong amoy dulot ng landfill na ino-operate ng pribadong kumpanyang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Nasa 300 residente na raw silang nagre-reklamo na tumarami ang langaw sa kanilang lugar at nangangambang pagkasakit. Depensa naman ng kumpanya, sinolusyonan na nila ang reklamo at nag-spray na sila ng mga organic chemicals para maibsan ang baho. Pinutos naman ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia na investigahan ng City Environment Office kung saan binigyan ito ng 3 araw para mag-report at i-recommenda ng solusyon. Cheryl, andito naman ako ngayon sa Mandawi Reclamation Area kung saan gagawin ang isang 3 billion government center. Iko-construct ito sa controversial na dati Cebu International Convention Center na naging venue minsan ng 12th ASEAN Summit noong 2007 at dinaluhan ng 17 heads of state. Pinisyon ang gastos ng CICC noon hanggang sa nag-deteriorate ang building at napasukan na ng informal settlers. Binili ng Mandawi City Government ang property mula sa Cebu Provincial Government para gawin ng government center at magsisilbing ring bagong city hall ng siyudad. Inutang ng LGU ang pondo mula sa DBC na dapat bayaran ng siyudad sa loob ng 15 taon. Bagay na pinisyon ng grupong Save Mandawi dahil hindi naman daw prioridad ang gusali. Sana pinagawa na lang nilawan ito ng mga bahay para sa informal settlers. Okay niya ang balitang dagko na nukad gikan sa Mandawi City, Cebu. Balit sa'yo, Sheriff. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Susunod, pag-uwi ni Dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Buo sa bansa, wala pa raw malinaw na timeline. Binata sa Palawan, basag ang bungo matapos hampasin ng kahoy sa ulo nang dahil lang daw sa paglalaro ng gagamba. At MTRCB nagpaliwanag sa X rating na ibinigay sa ilang pelikula. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Health is wealth at kasama ang ML Philippines Self-Care Mega App sa kanilang kauna-unahang nationwide fitness challenge, tara na at simulan ang road to healthy living. Nagsama-sama ang halos 500 Zumba enthusiasts sa San Miguel, Bulacan para makihataw. From Regation Zumba to Hip Hop Zumba, walang umatras. Lahat ng ito isang selebrasyon para sa Lakas Pilipinas Fitness Challenge ng ML Philippines. ML is actually launching today our Lakas Pilipinas Nationwide ML Score Challenge. It's the first ever. It is actually a challenge to promote health and wellness to each and every Filipino. Gamit ang ML Mega App, madali mo nang makikita ang mga kinakailangan mong gawin para sa iyong holistic development. Matulog man yan, umupo o maglakad-lakad, o di kaya'y mag-Zumba all the way. Perfect pa dahil sa isang click mo lang, makukuha mo na agad ang fitness score mo. It also has wellness services such as the M Wellness Score. Now, what the users can do is basically in a few taps, they're able to join the challenge. The challenge is based on the highest M Wellness Score, and the score is computed based on your exercise, light activity, sleep, even your non-movement or sedentary. Heto pa ang good news. Iikot pa ito sa Pinas. Right after Bulacan, we've lined up Lakas Pilipinas activities in Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Cebu, and stretching all the way towards Cagayan de Oro and Davao, and a lot of areas coming soon. Talagang enjoy ang mga kapatid nating Bulakenyo dahil bukod sa pa-Zumba, aba, may mga prizes pa. Mas naging espesyal din ang araw dahil sa 10th year anniversary sa Zumba Fitness ng MWell Ambassador at Bulacan homegrown na si Jay Laurente. Kaya na buo itong event na to dahil
this is my 10th year anniversary. Tapos, binala kong mag-celebrate ng malaking event like this. And para naman masaya rin yung mga clients ko before and mga bagong clients. Kung ang Bulacan nagbigay na ng go signal for the challenge, kayo ba? Ready na ba kayo? 3, 2, 1! Bata man o matanda, mahilig ka man sumayaw o hindi, ang mahalaga ay binibigyan mo ng importansya ang iyong kalusugan. Mobile Journal, Amy Achenza po, hatid ang mukha ng balita. Kaso na ang pag-uwi ng Pilipinas ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo matapos maaresto sa Jakarta, Indonesia. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Camille Samonte na ngayon ay nakatutok sa Department of Justice. Camille, may detalye na ba kung paano nga naaresto itong si Alice Guo at kung sino ang kasama niya? Cheryl, pinag-aaralan na ng Department of Justice kung paano pauuwiin si dismissed Mr. Alice Guo sa Pilipinas. Hawak na raw siya ngayon ng Indonesian police matapos maalerto dahil sa blue notice sa Interpol. Nga lang, may mga komplikasyon pa raw na kailangan ayusin bago mapauwi si bansa. Sabi ni Justice Secretary Boyeng Lamilla, maraming kaso na kakaharapin si Guo oras na makabalik ito. Aalamin din daw kung ng DOJ kung paano nga nakalabas ng Pilipinas si Guo. Hindi pa rin daw kumbinsido si Lamilla na nagbarko sina Alice at Sheila palabas ng bansa. Hindi rin kumpirmado kung Philippine passport ang ginamit ni Alice Guo papunta ng Indonesia. Initignan naman ng DOJ kung may mga sangkot na immigration officials na tumulong sa kanila para makaalis. Hindi naman daw lingit sa kaalaman na ginagawa na ng ilang BI officials or authorities ito noon sa Pastilla scam. Samantala, nakaalis na rin daw ng Indonesia at nasa Hong Kong na ngayon ang kapatid ng dating alkalde na si West Vigo. Cheryl? Pero may kasama ba siya nung maaresto siya? Yan, Cheryl, hindi pa makumpirma ng Department of Justice dahil sa ngayon, ang PNP at ang Indonesian Police ang nakatutok ngayon sa kaso nga dahil sila kasi ang may hawak. Hindi gaya kasi nung nangyari nung Priscilla Guo at Cassandra Ong, immigration yung nag-alerto sa atin eh. So, ang PNP daw ang nakakaalam ng detalye kung sino yung kasama niya at kung saan lugar siya nagtatago sa Indonesia noong mga panahon nga na siya ay naaresto. At na-mention mo nga kanina ay wala na si Wesley Guo sa Indonesia. Ito'y nasa Hong Kong na. May binigay ba silang detalye bakit paano nakalabas? Cheryl, kung matatandaan niyo, si Wesley Guo kasi wala pa siyang any complaint no, na kinahaharap. So, hindi rin makumpirma. No? Oo, wala rin naman. Oo, hindi rin naman kasi siya kasama doon sa immigration lookout bulletin. Hindi gaya nito ni Alice Guo at nila Sheila Guo. So, ngayon, tinitignan pa ng Department of Justice kung pwedeng makipag-coordinate yung DFA sa Hong Kong since ando doon na nga siya. At ang tanging magagawa lamang ng DOJ ay may request na mag-appear ito nga si Wesley Guo para hingan nga ng mga additional statements dito nga sa kaso ni Sheila. But of course, he can refuse dahil nga wala namang kaso sa kanya. Oh, Cheryl, yun kasi yung pinagbabasihan din ng Department of Justice. Kailangan muna kasi meron ng kaso na naisampa or complaint at wala rin naman siyang arrest order even sa Congress, no? Puntahan natin itong mga ipinresintang mga larawan ni Alice Guo. Itong mga copies that we have. Napansin ng netizens na parang nag-iba daw yung itsura nito. May napansin nga ba ang mga otoridad?
Alam mo, Cheryl, ang sinabi lang ni Secretary Romula dyan is that mahirap daw talaga kapag nagtatago ka nga sa alam mo yon sa mga opisyal, lalo na kung may mga reklamo kang kinaharap. At sabi nga ni Secretary Romula, patunay nga lang ito na nangyari nga nung una kila Sheila, kila Cassandra, at ngayon na nga kay Alito na dapat harapin na lang yung mga charges o yung mga complaints na hinahayin, hindi na magtago dahil sa huli, talagang mahahanap rin sila at maaarest. So ito na nga daw yung nangyari kay Alice ko. Talagang marami daw talagang desisyon na hindi yung desisyon at diskarte. Yan ang sinasabi ni Secretary Pila na hindi maganda na nagawa nga itong si Alice ko. Pero Camille, doon sa itsura yung nang ani Alice Guo, may napansin ba ang DOJ, may pagbabago ba? Kasi pansin nga ng netizens, parang may nagbago sa kanyang facial look. Hindi na natin nahingin ng komento specifically diyan si Secretary Romula, no, dun sa kung ano yung itsura niya ngayon, but yung sinasabi lang kasi ni Secretary Romula, hindi nga talaga maiiwasan na kapag ganyan nga na nagtatago ka, I guess yung sinasabi niya is, kumbaga lalabas din yung sa physical aspect, yung stress, yung pagtatago, yung alam mo yon, yung palipat-lipat ka nga ng tataguan. Pero wala naman yung specific na comment on how Alice Guo looks right now. Because she's still in Indonesia. Ang sabi mo nga kanina ay inaayos na yung pagpapauwi at pero may mga kailangan pang ayusin. So kailan inaasahang makakauwi or mapapauwi si Alice Guo dito sa Pilipinas? Kasi parang sila kasi Cassandra Ong at saka si Sheila ay the same day napauwi din eh. Oh, yun nga, Cheryl, yung kagaya nga nung binabanggit ko kanina, mas komplikado ngayon yung sitwasyon, ano, dahil Indonesian police yung may hawak nga kay Alice Guo. So may mga komplikasyon pa raw na kailangan na ayusin at kaya nga sinasabi ng DOJ pag-aaralan pa. Kaya wala pa silang estimated timeline na masasabi kung kailan mapapauwi si Alice Guo at kung kaninong custody siya mapupunta oras na makabalik siya sa bansa. Alright, maraming salamat for the update, Camille Samonte. Basag ang bungo ng isang binata sa Palawan matapos hampasin ng kahoy sa ulo ng kanyang kalaro dahil sa gagamba. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Basag ang bungo ng isang binata sa Puerto Princesa City matapos siyang hampasin sa ulo ng kalaro habang naglalaro lang ng gagamba. Labing dalawang araw na ngayon sa Intensive Care Unit o ICU, si Liansens Villarico, 18 anyos. Kwento ng kanyang ama, August 22 pasado alas 11 ng gabi, matutulog na sana ang anak nang sunduin ito ng mga kalaro para lumabas at maglaro ng gagamba. Makalipas ang ilang minuto, nangyari ang insidenteng gumimbal sa kanila. Pinuntahan namin yung anak ko nga, yung biktima nga, sa pinangyarihan. Yung pagbuhat ng kuya niya is sumukas siya ng dugo, lumabas sa bibig niya pati sa ilong. As in talagang hindi talaga siya gumagalaw. Akala ko nga nung binuhat siya ng kuya, akala ko hindi naabot sa hospital. Tinanggihan sa provincial hospital ang binata dahil hindi raw ito kayang operahan doon. Lumipat sila sa private hospital at dinala na agad si Liansen sa ICU. Matapos ma-CT scan, lumabas na basag ang bungo nito at may pagdurugo na rin sa utak. Sa ngayon ma'am, open po yung skull niya, bali binalik lang po yung anit. Yung bungo po niya is nilagay at tinanggal muna kasi nga basag. Nilagay dito sa may parting chan para daw tumigas. Then after 2 months or 3 months, panibagong operasyon na naman, ibabalik daw yung bungo para matakpan yung butas. Sanga ng bakawan daw ang pinanghampas sa ulo ng binata. Ang masaklap ni piso ay wala raw na ibigay ang pamilya ng 16 anyos na namalo. Kahit tawag po, hindi po sila tumatawag eh.
Bata po is under counseling, nandun naman din yung DSWD. Kakasuhan na lang po namin kasi perwisyo po yung ginawa niya sa anak ko eh. Hindi po biro eh, yung ginawa niya eh. Kung binugbog na lang sana nila yung anak ko, baka natanggap ko pa eh. Halos 300,000 piso na ang bill nila sa ospital. At tinapat daw sila ng doktor na posibleng umabot pa ng isang buwan si Liansen sa ICU. Ang kanyang gamot naman, 30,000 ang halaga kada isang araw. Sabi ng doktor is nagagalit na sa amin eh, kasi nga yung gamot na kailangan niya hindi namin napoprovide. So, ako po ay lumalapit sa inyo at kumakatok po sa inyong mga puso. Kunting tulong lang po para makakasurvive po yung aking anak. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascuala na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Magandang tanghali mga kapatid. Ipagdasal ang Earth. Ito ang prayer intention ni Pope Francis ngayong Setyembre, bunsod ng naramdaman nating climate change. Gaya ro kasi ng tao, nagkakasakit din ang mundo. Kayo mga kapatid, anong prayer nyo ngayong buwan? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Sana hindi masyadong magpuputol ng puno kasi yun din yung one of the reason na pagbilis na pagbaha. Sana po hindi na po magputol ng puno para po yung mga wala pong mangyaring landslide. Mag-ayos na yung mga tao sa basura, sa puno, yan, kagaya, yun yung pinaka-cause yata. Nakalguna yung aming kabundukan siya. Kaya po, dating hindi ganyan kabaha, mas malala ngayon. Sana titigil na po ang bagyo. Di wala na kami makain. Panginoon, gawin mo ang lahat na maalis ang itong kalamidad. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalumay sa pananghalian. Hola mga kapatid, lusot na po sa Senate Committee level ang hiling na 164 million pesos na budget ng MPRCB para po next year yan. Ano? Pero bago yan, natanong po ni Senator Jinggoy Estrada ang hakbang ng ahensya patungkol sa online streaming sites, partikular na po yung Viva Max. May pagkamalaswaraw kasi ang ilang ipinapalabas roon. Sabi naman ni MPRCB Chairperson Lala Soto Antonio, hindi pa raw sakop ng mandato ng MPRCB ang mga online streaming platform, social media at user-generated content platforms kagaya na lang ng Viva Max, maging ang Netflix. Pero nagkipagtulungan naman daw ang Viva Max sa MPRCB at may ginagawa na raw itong solusyon para malimitahan ang access dito. Nagpaliwanag din ang ahensya kung bakit binigyan ng X rating o pinagbawalang ipalabas sa publiko ang documentary movie na Alipato at Muog. Nilabag daw kasi ng pelikulang Alipato at Muog ang Section 3 ng Presidential Decree 1986 sa paraang sinisira umano nito ang pananampalataya at kumpiyansa ng publiko sa gobyerno at mga otoridad. X-rating din po ang ibinigay ng MPRCB sa pelikulang Dear Satan. I have seen the film. How I joined it? The board. I am offended as a Christian. Mm-hmm. Ano yung demonic? No, it is not demonic, but it is a depiction of, it has a different depiction of Satan becoming good. Satan will never ever be good. Ito naman po, palung-palu naman ang unang ere sa free TV ng grand serye na Lavender Fields. Pag-usapan po natin yung pilot episode, no? Nagpasapo na agad sa aktingan sila Jody Santa Maria, Jericho Rosales at syempre si Janine Gutierrez. Kaya naman sumipa agad ang online concurrent views sa mahigit 600,000 na nanood. Ano? Nagpasilip naman si Janine in her red bikini ng behind the scenes kasama si Echo. Asahan ang acting showdown sa mga susunod na episode ng Lavender Fields. 8:45 po yan ng gabi, weeknight sa Todo Max Prime Time ng TV5. Eto, oh, mainit-init pa, oh, di ba? Another baby is on the way para sa pamilya na Ia Villania at Drew Arellano. Napa-sing and dance pa nga ang Arellano family sa kantang Mambo No. 5 sa kanilang announcement. Ito na kasi ang panglimang baby na ipinagbubuntis ni Ia. Binahagi rin nila ang litrato ng ultrasound na makikita ang maliit na kamay na tila naka-high five. Congratulations, Ia and Drew!
Dito naman tayo sa trending instant celebrity ang isang foreigner sa Cagayan de Oro na kahit solo flight sa buhay at may cancer pa po, no, hindi raw ipagpapalit ang paninirahan dito sa Pilipinas. May report tungkol dyan si Mobile Journal Ieda Pascual. Instant famous ang isang foreigner na naglalako ng munchkin sa Cagayan de Oro. Bakit nga kaya ang ilang netizens online nahabag sa kanyang kwento? Kilala sa Cagayan de Oro bilang Tatay Munchkins ang 65-anyos at foreigner na si Raymond Patterson. Hanap buhay niya kasi ang kanyang DIY munchkins. Tuwing alas 12 ng tanghali siya makikitang naglalako sa kahabaan ng Claro M. Recto Avenue. Munchkins are priced at 10 pesos only with sprinkles or nips, of course coconut and using grahams. So we don't sell a lot and we just really get by every day. Alas 3 ng hapon natapos maglako si Tatay Munchkins. Hindi siya makatagal dahil may iniinda siyang karamdaman. Marso kasi ngayong taon nang siya ay madiagnose ng colon cancer. And I had an operation and my rectum was transferred to my tummy, which means now that I'm pooing from my tummy, which is quite embarrassing because I can't afford to buy the colostomy bags, which where the poo goes inside. So I'm even forced to use diapers. You know, a man who's 65 years old wearing a diaper, no choice. Kahit may edad na at may iniindang karamdaman, kinakailangan niyang magbanat ng buto para may pambili ng gamot at makain sa araw-araw. Ayon kay Carrie, isang concerned citizen na tumulong kay Tatay Munchkins, ang kwento ng buhay ni Tatay, papasang pangpelikula. Pinanganak at lumaki si Tatay Munchkins sa England. At taong 2004, nag-travel siya sa Pinas at nakapangasawa ng Pilipina. Ayun po, na-scam po siya ng worth 5 million pesos. Na sabi niya ay talagang sabi niya is he ruined my life. And nagkaanak silang dalawa doon, isa lang po, pero ayun nga po, yung isang anak, nag-iisa anak niya po is hindi na po siya kilala or kinikilala dahil nga po na brainwashed daw po na ex-wife pinay niya. Naubos po lang ang ari-arian niya. Ngayon sa barong-barong na lang na ito nakatira si Tatay Munchkins kasama ang bago niyang kinakasama. Sa kabila ng mga pinagdaanan, si Tatay Munchkins nananatiling positibo sa buhay. I don't regret coming to the Philippines. If you gave me 1 million or 10 million pesos to go back to my country, UK, England, London, I would go to the airport and I would come back to the Philippines. I think the Philippines is the most wonderful country in the world. The people are very, very friendly, you know, very endearing. Sa ngayon, ang hiling na lang ni Tatay Munchkins ay makabili siya ng mga gamot, makapagpa-check up muli, at makahanap ng maayos na malilipatan. Kaya kumakatok po siya sa inyong mga puso. So, hello wonderful viewers. I really hope that you can help me. I know the Filipino people are very, very generous and kind. And even if you could send a small amount to the GCash, that would help. Ako po si Mobile Journey Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.